Kasama sa mga apektado ay ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat. Dito sa Batangas, nanggagaling yung mga naglalayag papuntong Mindoro at saka kung saan-saan pang malugar. Alamin natin kung anong kalagayan ng port dyan sa Batangas. Merong report si Gads Rodelas. Gads? Yes, at sa kasalukuyan nga ay medyo nagkakaroon na ng mga pag-ulan at malakas na ang hangin dito sa Batangas. Kaya patuloy ang sinasagawang monitoring ng Provincial Risk Reduction and Management Council sa lahat ng syudad at bayan sa Batangas upang higit na mapaghandaan ang nakaambang panganib na dala ng superbagyong Lawin kasama ng PDRRMC Batangas, ang Coast Guard, Bureau of Fire Protection at PNP sa sinasagawang pag-iikot lalo na sa Batangas Port at mga landslide prone at coastal areas upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan dito. Ayon kay Ginoong Lito Castro, hepe ng PDRRMC ng Batangas, as of 9 PM ay may total stranded passengers na sa Batangas Port na 701 na katao at 337 naman ang rolling cargos o yung mga sasakyang sasakay ng barko na nandito at nakahimpil sa kahabaan nitong labas ng Port of Batangas. Inabisuhan na rin nila umano ang mga bakasyonistang foreigner na manatili na muna sa kanilang mga hotel dahil maaaring bukas pa ng gabi payagang muling makapaglayag ang lahat ng sasakyang pandagat sa Batangas Port kung sakaling bumuti na ang panahon. Bukas naman ng alas 8 ng umaga ay nakatakdang magpulong ang mga kinauukulang ahensya sa pangunguna ni Acting Governor Nas Ona upang mas lalong mapagtuunan ng pansin kung saan lugar mas higit na kailangang pagtuunan ng pansin nga lalo na itong pagkakaroon ng sakaling force evacuation. Talakin natin na kaninang hapon ang klase sa lahat ng anta sa buong probinsya at bukas nga dahil sa inaasahang paghahatid ng mga pag-ulan ang superbagyong Lawin dito sa lalawigan ng Batangas. Mula dito sa Lipa City, Batangas, Gads Rodelas, Eagle News, IM1 with 25.